Manigo Show. Welcome to Rosenade Channel. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Ate Rose nyo. Ako naman si Dave. Ang tendera at tendero ng bayan. Okay, so bago kami mag-start, magsa-shoutout muna kami sa mga nag-comment po nung last video namin. Okay po. Shoutout kay Ma'am Juby Bagayo. Rose Alcedo Beauty, shout out po ma'am from USA. Melinda Ibal from South Korea, shout out po. Aluna Torion, shout out kay Shilin Vlog, shout out si ma'am Janeline Salaom, shout out Donald Salvador, shout out Maritis Lopez, shout out Precious and Sophia, shout out Ibanez Arlene, shout out Jubilin Lacusta, shout out Maria Sato from Japan, shout out po Jinky Puhante, shout out and kay Ma'am Helen Bosio, shout out po at shout out rin kay Ray Iya, Naima Ali ng Qatar, Nelia Rakitera, Nasty Budigas, Choberlin P, Rodelia Dedicatoria ng Labangal, Ayan Biason, Huzel Tili ng Saudi Arabia, CM Negosyo Channel, Negosyo Channel, and Annabelle Rulli, Malyari Veronica. Veronica, and Shera Pa. Shout out sa inyong lahat. At sa mga ka-team kapi namin, shout out po. Sa mga team kasari, shout out po. Sa inyong lahat. So, sa mga hindi namin na shout out, sa next video na lang po, magsha-shout out na naman po kami. Okay, ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol po sa buhay ng isang tendero at tendera ng bayan. Okay, i-share lang po namin sa inyo kung ano yung mga achievements namin ni Kuya Dave ninyo within 16 years po ng aming pagsasari-sari store. So sana mag-iinspirasyon nyo kami na lalong pagsipagan natin ang ating munting negosyo para umunlad at umasinsyo ang ating buhay at makaraos tayo sa kahirapan tulad sa amin ni Kuya Dave ninyo na sa ngayon po ay nakakaraos na rin at hindi na kami nahihirapan pa sa pang-araw-araw namin na mga pangangailangan. At hindi po kami nagmamayabang dahil wala po kaming maipagmayabang sa inyo dahil alam na po namin at alam nyo rin po na naging ganito po ang buhay namin ang dahil po sa aming sari-sari store. So, okay. So, sa mga hindi pa po nakakakilala sa amin at bago pa lang nanonood ng aming video, kami po ay 16 years na po nagsasari-sari store. Nag-start po kami noong 2004 po kaming nag-start. So sa una po ay napakahirap po talaga, kaya lang pinagsipagan po namin ng mabuti kaming mag-asawa na yung aming sari-sari store ay mapaunlad po namin. Kaya nga sipag at tiyaga lang po talaga ang kailangan para umunlad ang ating buhay. So yun. Ngayon alamin natin kung ano-ano ang aming naipundar sa aming sari-sari store. Okay, ganito po kasi nung una po talaga yung pinakauna ko pong project na nagawa nung ako'y nakaipon na ay yung safety po dito sa aming bahay. So yung inuna ko po talaga ay yung pagpapapader. Pagpapabakod po ng aming paligid para kami po ay safety sa loob ng pamamahay. So dati kasi yung aming bakod dito ay kawayan lang po. Nakagawa po siya sa kawayan. So isang tadyak lang, tumba kaagad. Kaya yun po talaga yung pinakauna pong project namin na naipundar through our sari-sari store. So 2004 kami nang start. Tapos si Kuya Dave ay 2010 siya nag-stop na mag-work. So 2004, so 6 years lang siya nagtrabaho. So yung 6 years na napag-work niya ay doon namin kinukuha yung pangbayad ng bahay namin
at saka yung mga pangangailangan namin dito sa loob ng bahay. So, kaya kami nakaipon dahil meron siyang trabaho. So, yung kita namin sa tindahan ay doon lang po talaga umiikot sa loob ng aming sari-sari store. Kaya nakapag-ipon po ako. So, after 6 years, year 2010, nag-decide na po si Kuya Dave na mag-stop na po ng work para meron din akong kasama dito at hindi ako mahihirapan pa, lalo-lalo na sa pag-grocery ko, walang maiwan dito. So, yun, nakapag-decide siya na mag-stop na lang. So, nung nag-stop siya nag-work, yun, unti-unti na pong nakapag-ipon kami dahil focus na kaming dalawa dito sa sari-sari store namin. Naisip namin na mas malakas pa yung kita ng tindahan kumpara sa magtrabaho sa labas. Dahil pag kami talaga yung mag-focus, alam namin kung paano namin i-handle yung pera kaysa. So, simula nung nandito na si Kuya Dave Minyo ay unti-unti na po akong nakabili ng mga gamit dito sa bahay. Katulad nung refrigerator namin, so nakabili po ako ng 4 na refrigerator. So, yun po yung ginagamit namin hanggang ngayon. Nung nagre-reptor ako, yun po yung mga rep na napakita namin sa inyo. Okay, ang sunod po namin na naipundar yung motor at saka yung tricycle. Yun yung ginagamit ni Kuya Dave. Ito po, nakikita nyo. Itong motor at tricycle, ito po yung kinakargahan namin ng mga itlog, mantika, pag bumibili si Kuya Dave doon sa labas kasi pwede po siya dito sa loob ng barangay namin. Within ba barangay, yun ang ginagamit ko. Natirati, taga hatid sundo lang kay kring-kring doon sa paaralan. Tapos ginagamit namin pang bili ng mantika, itlog. Basta sa loob lang ng barangay, lang umabot sa city. Yun. Pwedeng gamitin yung aking tricycle. Nabili namin yan noong 2012 nabili. So, nagkahalaga lahat ng 66,000. Yan. Galing po yan sa ipon namin ni Kuya Dave Ninyo. 66,000 po yung time na nabili. So, so ito pong lahat ng mga achievements namin ay nabili namin nung nandito na si Kuya Dave na wala na siyang work. So, lahat po itong achievement namin ay nabili namin na wala na siyang work. Stop na siya sa work. So, yun, yung motor po, yung pangalawa namin, ay pangatlo namin, ang mga nabili na mga ano namin, mga investment, kumbaga. Sunod yung 2013, nagpagawa din kami ng house extension sa bahay namin. Ito yung terrace na yan, napakita ito yung terrace. Yan, yung terrace namin. Gumastos din kami ng 200,000 noong 2013. Labor material na po yun. Yung gastos namin doon sa terrace na pagpagawa. Opo, nagpa-decide po kami na magpagawa ng extension dahil po noon wala pa po yan. Kasi yung mga bata, pag may gawin sa school, may mga project, so doon na lang sila sa labas, doon na lang sila sa extension namin maggawa ng kanilang mga project. So yun, isa po yun sa mga investment namin. Galing po sa aming sari-sari store, di ba? Nakapag-ipon kami. So, basta, yun po. Pag, kailangan lang po sipag at tiyaga at kung meron po tayong mga project, kailangan po nating pag-ipunan. Kailangan po talaga nating pag-ipunan. Saka natin saka tayo mag-ano, kung anong plan natin, kung anong plano natin. Okay? Nung, after 4 years again, so, after 4 years, 2014, 15, 16, and 17, yun, meron na kami uli ng ipon. Nakaipon na uli kami. We decide to buy a second-hand car. So, yun, nakabili kami ng sasakyan. Ang second-hand is like Vios. Sasakyan namin, Vios po siya. Vios na Toyota. Yun, so, nabili po namin sa halaga na 320,000 at the time sa 2017. Nabili po namin siya ng 320,000 pesos po. Galing din po yun sa ipo ng aming sari-sari store. So, napag-isipan namin ni Kuya Dave Ninyo na yun na lang po muna yung bilihin namin kaysa pa mag-utang po kami. Kasi maganda pa naman din po yung unit. Dahil slightly used pa lang po talaga galing sa may-ari. So,
hindi pa siya masyadong nagagamit ng may-ari. So, mas swerte kami na kami po yung nakabili na kahit na second hand siya. So, parang good as brand new pa rin po siya. Mm-hmm. Kaya, maganda pa. Maganda kaya yung talaga. Sa nakikita nyo na ginagamit namin ni Kuya Dave ninyo, yung sasakyan namin. So, yun po ay galing talaga sa kita ng aming sari-sari store. Dahil nabili namin yan ay wala na pong work si Kuya Dave ninyo. So, dahil yan po. Sa aming pag-iipon. O, dahil po yan sa aming pag-iipon. So, yun yan po yung pinakamalaki naming investment na nabili namin yung sasakyan po namin. Mm-hmm. Opo. Useful kasi kahit saan, kung malayo o magpasyal ka or basta malayo lang sa lugar, maganda siya, magamit mo talaga kahit ano, multi-purpose na siya ngayon kasi ginagamit na pang haul ng mga coke. Kahit ano, sa paligi, pang-grocery. Ginagawa na namin kasi wala kaming option. Pag hindi namin gamitin, sayang man din. So, kaya nakapag-decide din kami na kukuha ng sasakyan na four wheels. Kasi po itong tricycle na namin ay hindi siya pwede sa city. Mm-hmm. So malaking tulong din po itong sasakyan namin. Kahit maliit lang siya. So, marami din siyang nagagawa sa buhay namin. So, soon na lang po siguro kami bibili pag makaipon na ng panibagong, if God's will, siguro i-share namin sa inyo kung alam na ni Kuya AJ kung ano yung ano namin ni Kuya Dave. Ano yung plan namin ni Kuya Dave. Sana soon magkatotoo na po yung pangarap namin na sasakyan na makarga na talaga lahat yung bilihin ni Kuya Dave. So, yun po. So, ang sunod naman, after 2 years, nakapag-ipon naman kami uli. Ito yung plan namin na pag-renovate ng bubong ng aming tindahan. So, yun, nagpagawa kami ng aming bubong sa tindahan. Inayos namin. Instead of kahoy, ginawa namin puro steel, yung bubong at yung mga steel truss, parlins, lahat na. Para matibay na po lahat. Para matibay na po siya, lifetime na siya na, servisyo. Lifetime na siya na. Kasi pag kahoy kasi, pag may time na maano siya, yung masira, o, masira pa rin yung kahoy. So, nagiging steel trusses na po lahat yung namin yung bubong. So, so kung meron kaming video sa baba, yung before and after ng sari-sari store namin, opo, kung gusto nyo makita yung mukha nung dati namin. Last year lang po ito, before pa nag-COVID. Last year, 2019 lang namin napagawa ito. Gumastos din kami ng almost 60,000. 70,000. Labors, materials na rin. Kasali yung mga labor. So, yun. Diba? Masas kami ng 70,000. Galing din po yan sa ipon ng aming sari-sari store. Yun lang ang masasabi namin. Walang imposible sa taong masinop at sipag at tiyaga. Talagang gustuhin mong mag-ipon, makaipon talaga tayo. Kahit maliit mo yung tindahan mo, basta igihan mo lang na mag-ipon, talagang gawin mong habit sa iyong buhay na kailangan may ipon ka dahil nga may goal tayo. Kung may plano ka sa future mo, hindi lang sa may mga project ka, kundi yung sa health mo, kailangan mo mag-ipon talaga. Opo. Para in case emergency or something na gusto mong bilhin sa in the future. kung gusto yung bilhin talaga na kailangan mag-ipunan muna natin. Huwag tayong mangutang, ha? Huwag tayong mangutang. Kung meron man tayong plan sa buhay, pag-ipunan natin. Kasi, para hindi tayo ma-pressure. Wala tayong pressure na pwede na kahit hindi tayo makapagtinda. Wala tayong iisipin. Kasi pag nag-utang ka, ang isip mo, magdadalawa dahil na-pressure ka sa pagtitinda mo, na may pressure ka rin kayo, mayroon kang bayarin. So, nakahati yung isip mo. Hindi ka naman nga pag-blackwatch siya dahil naisip mo,
gusto mo pang magnegosyo dahil mayroon kang hahabulin na bayarin. So, mainit ang ulo natin pag ganyan. So, ang mas maganda, pag-ipunan mo na. Pag-ipunan natin. Magtiis tayo. Kailangan. Opo, o, diba? Sa 25,000 na puhunan ng aming tindahan, nura talaga kaming dinagdag na kahit 5, fixed po talaga yun, 25,000. So, sa 25,000 po na kapital ng aming sari-sari store, so, ito na po yung hinaabot niya ngayon. So, ilang 25,000 na kaya ang ang ano, naging ano na siya, naging million na siya kung itotal namin. Sobra million na po talaga siya. So, sa susunod, na meron kaming i-share sa inyo na another investment naman. Sana wag niyong palampasin dahil napakagandang tips ito para sa inyo. Another investment na naman namin ni Kuya Dave na na-achieve na naman namin. Basta sa next vlogs na lang po siguro namin i-share sa inyo. Napakalaking tulong po talaga ito para sa atin. Lalong-lalo na para sa ating mga anak. Okay? So hanggang dito, dito na lang po. Maraming sa muling panunood. See you next vlog. See you next vlog. Thank you. Salamat. Bye-bye.